mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Hydropower plant sa bayan ng Madalag, inaasahan na bubuksan sa Desyembre ngayong taon. Alamin sa ulat ni Arajoy Briones. Inaasahang magiging fully operational na ang hydropower plant sa bayan ng Madalag ngayong buwan ng Disyembre. Ayon kay SB Member Honorable Nemesio Neron, ang status ng Timbaban Hydroelectric Power Project sa bayan ng Madalag ay malapit nang mag-operate para suportahan ang electric power requirements sa probinsya ng Aklan. The status of Timbaban Hydroelectric Power Project at Madalag Aklan, either the SEED project will operate soon to augment or support our electric power requirements, or the said hydroelectric power project be listed as additional on the so-called White Elephant projects. Dagdag pa ng opisyal, ang konstruksyon ng naturang hydropower plant ay nagsimula 7 years ago pa at hanggang ngayon ay non-operational pa rin. As the constructions of said hydroelectric power project started almost 7 years ago and until now, still non-operational. Ang subject matter na ito ay ina-refer sa Committee on Energy, Committee on Trade and Industry, Committee on Environment, and Committee on Laws, Rules, and Ordinances. I move that the said subject matter be referred to the Committee on Energy, Committee on Trade and Industry, Committee on Environment, and Committee on Laws, Rules and Ordinances. I so move, Mr. Chairman. There's a motion to conduct a legislative inquiry on the power situation in the province of Aklan. Duly seconded. Any objections? The same is hereby approved. Samantala, sa isinagawang legislative inquiry ng Aklan Sagunang Palalawigan, ibinahagi ni Engineer Gab Ignacio, plant manager ng Oriental Energy and Power Generation Corporation, na ang nasabing proyekto ay kayang mag-generate ng 18 megawatts ng kuryente. Ngunit inamin ng Oriental Energy and Power Generation Corporation at ng Aklan Electric Cooperative na hindi magsusupply ng kuryente ang Timbaban Hydroelectric Power Plant sa probinsya ng Aklan. Ayon kay Engineer Ignacio, sa National Grid Corporation of the Philippines nila direktang ipapasa ang 18 megawatts capacity na ipoproduce ng kuryente ng planta. Wala silang kontrata sa Aquelco o sinumang power distribution utility sa Visayas. Una nang sinabi ng Aquelco na wala na silang kailangang kuryente para sa bagong supplier dahil nakakontrata na sa coal and geothermal power suppliers ang kailangan nila para sa base at mid-merit loads. Ang peaking load requirement naman ay binibili nila sa wholesale electricity spot market. Sa ngayon, tumaas ang power rates ng Aquelco dahil nagsiktaasan din ang pressure ng coal na ginagamit ng kanilang power suppliers. Napag-alaman na mas mura at reliable ang kuryente na manggagaling sa Timbaban Hydropower Plant kung ikukumpara sa coal dahil renewable energy ito at nakabased lang sa Aklan. Samantala, nagsagawa na rin sila ng testing sa makina, planta, transmission line, pinagkukunan ng tubig at dam, gayon din ang dalawang generator at 100% itong gumagana. Ang kasulukuyang estado ng Timbaban Hydropower Plant ay halos tapos na ang construction nito at nasa ilalim na ng testing and commissioning condition na maaari nang mag-operate ngayong buwan ng Disyembre. RJ Briones, Kalibo Cable News. Kauna-unahang Aklan Municipal Advisory Group Conference, isinagawa. May detalye si Nika Bautista. Isinagawa ngayong araw ang kauna-unahang Municipal Advisory Group Conference na ginanap sa Aklan State University College of Industrial Technology, Kalibo. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Aklan Police Provincial Office sa pamamagitan ng Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, Aklan Baghay Incorporated at Provincial Government ng Aklan.
Dinaluhan ito ng mahigit kumulang 200 bisita mula sa 17 municipal advisory groups sa probinsya, mga lokal na opisyales at iba't ibang representante mula sa magkakaibang sektor. Naging presenters ng nasabing aktibidad ang 1st at 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company, New Washington Municipal Police Station at Soroptimis International Calibo. Samantala, ang keynote speaker ay si Father Roberto Bobby de la Cruz ng Sanlacbay Diocese of Manila. Mika Bautista, Calibo Cable News. Symposium at launching ng libro ni Father Justin More, Ilulunsad. May detalye si Jilen Rosales. Ibinahagi ni Father Justin More ang gaganapin na symposium sa darating na unang araw ng buwan ng Oktobre na may pamagat na The Blessing of God, The History of the Santo Niño Devotion in Aklan. Kasabay nito ang launching ng kanyang isinulat na libro. My book, which is a tribute to the friar missionaries and a contribution to the local history of Aklan, a book entitled For God's Sake, The Friar Missionaries and Their Evangelization in Aklan from 1569 to 1794. Siya rin ay isang deboto ni Santo Niño. I myself is a devotee of the Santo Niño. And look at my back is the image of the Santo Niño. Because, you know, one of the tenets of our faith says that God became man. That he was incarnate. We believe in the mystery of incarnation. Anya, marami ang kanyang naging inspirasyon sa pagsulat ng naturang libro. Isa na rito ang kanyang mga malalapit na kaibigan at lalo na ang kanyang magulang na walang sawang sumusuporta sa kanya. First and foremost, I thank the Lord for his inspiration. He was the one who inspired me to write. And of course, the inspiration to further the study, sino pa ba? The faithful of Aklan, the Aklanons. In fact, it's in the dedication of my book, I dedicate this book to the faithful of the Diocese of Calibo. I dedicate this book to all the Aklanons. Dagdag pa nito, marami ang mapupulot na aral sa kanyang sinulat. Patunay dito ang 3 kabanata na bahagi ng kanyang aklat kung saan maraming nakapaloob na magbibigay ng kaalaman sa mga Aklanon. Nagpasalamat naman si Father Justy sa mga tumulong at walang sawang sumuporta na mabuo ang kanyang sinulat na libro. Hindi lamang para sa simbahan, pati na rin sa mga susunod pa na henerasyon upang makapagbigay ng kaalaman sa mga kabataan kung ano nga ba ang kasaysayan ng probinsya. Kagaya lamang kung kailang nagsimula ang evangelization sa Aklan, lalo na ang pagkilala sa mga bayan, kalye at simbahan sa probinsya. I glorify, praise and thank our dear Santo Niño for his providence and grace that sustained me from the very start of the research up to the publishing of the book. Royal Group of Companies for sponsoring this event, Luani, Tenasas for hosting this event, and of course for the Calibo Cable for helping us promote the symposium and the launching. I have seen the tarpaulins of my symposium and launching in the different areas. Of course, for my family, for the Aklan Catholic College community, for my fellow priests, I am so thankful. And also to Bishop Cor, who wrote the foreword of my book. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Lokal na gobyerno ng Calibo, nais pagandahin ang Tigayon Hill and Caves. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Bilang itinuturing na tourist attraction ang Tigayon Hill and Caves, ang lokal na gobyerno ng Calibo ay nais maglagay ng karagdagang atraksyon sa Tigayon Hill and Caves sa Barangay Tigayon, Calibo. Pinasiguro ng mga miyembro ng Sungreang Bayan ng Calibo sa Tourism and Culture Affairs Division sa pamamagitan kay Calibo Mayor Jury Sucro na maglalagay sila ng Tigayon Hill signage.
Ayon kay SB member Matt Aaron Guzman, may iba pang mga plano ang lokal na gobyerno ng Kalibo para makainganyo ng maraming turista na pumunta sa Tigayon Hill and Caves, kagaya ng paglalagay ng zipline at night market. Samantala, ayon naman kay Kalibo Vice Mayor Cynthia De La Cruz, maglalagay sila ng Instagrammable corner para sa mga mahilig magpalitrato. Layunin nito na maipromote ang naturang tourist attraction sa bayan ng Kalibo para mainganyo ang mga turista na pumunta, ganun din makatulong sa mga residente sa naturang lugar. Sa ngayon, dalawang tourist attraction ang matatagpuan sa Barangay Tigayon. Bukod sa Tigayon Hill and Caves, sa lugar din na ito matatagpuan ang Kalibo Ostrich Farm. Nais din ang pamahalaan ng Kalibo na maglagay ng maraming mga signage sa kalsada papuntang Tigayon Hill para madaling makita ng mga turista ang naturang tourist attraction. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Veterinary Medical Mission, isinigawa sa isla ng Boracay. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Nagsagawa ang Boracay Veterinaria ng dalawang araw na spaying, neutering at rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa na ginanap sa Barangay Manok-Manok, Balabag at Yapak, Boracay. Ito ay naging matugumpay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang stakeholders tulad ng Office of the Municipal Agriculturist Malay, Office of the Provincial Veterinarian Aklan at mga veterinaryo mula sa iba't ibang local government units sa Aklan. Labis ang pasasalamat ng LGU Malay sa mga sumuporta at tumulong sa nasabing veterinary mission. Umabot sa 172 na mga alagang aso at pusa ang nakinabang sa nasabing aktibidad, kung saan 41 ang naspayed, 55 naman ang nanutered, habang 76 ang nabakunahan ng anti-rabies. Ang spaying ay isinasagawa sa babaeng aso o pusa kung saan tinatanggal sa mga ito ang kanilang ovary, fallopian tube at uterus. Habang ang neuter naman ay isinasagawa sa lalaking aso o pusa kung saan ay tinatanggal naman ang testes nito. Dahil dito, hindi na nila magagawang magparami dahil inaalis nito ang breeding instinct ng mga ito. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Gobyerno Probinsyal na Aklan, nagsagawa ng learning session. Alamin sa ulat ni Jelaine Rosales. Nagsagawa ng learning session ang Gobyerno Probinsyal ng Aklan sa pamamagitan ng Aklan Provincial Human Resource Management Office para sa mga empleyado ng Katiklan Jetty Port nitong September 27, 2022 na mayroong temang Enhancing Client Service and Stress Management na ginanap sa Governor Corazon L. Cabagno Tourism and Training Center sa Barangay Old Busuang sa Bayan ng Kalibo. Ang naturang programa ay may layong ipagpatuloy ang pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga kliyente at makatulong sa iba't ibang paraan upang magkaroon ng solusyon sa mga nararanasang problema ng mga mamamayan. Dagdag pa dito, nagsagawa din ng PMHO ng lecture tungkol sa stress and mental health awareness dahil ito ang isa sa mga importante na malaman at matutunan ng mga empleyado para sa kanilang ikakabuti at sa kaligtasan na rin ng kanilang kalusugan. Lalo na ngayon na sa gitna pa rin tayo ng pandemya na limitado pa rin ang mga galaw ng publiko. Ang nasabing programa ay pinangunahan ni Port Administrator SL Flores at sa tulong ni Atty. Selwyn Ibarreta, dating Port Administrator. Nagpasalamat naman ang ahensya sa tumulong na lecturers para maging matagumpay at mas marami pang matutunan ang mga empleyado tungkol sa nasabing programa. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. DILG Aklan nagsagawa ng provincial teleconference. May detalye si Rajoy Briones. Isinagawa ng Department of Interior and Local Government Aklan ang provincial teleconference na pinangunahan ni Provincial Director Carmelo Orbista kasama sina Cluster Head Raymond Palanog at Program Manager Valerie Briones. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng mga miyembro ng Local Government Operations Officer at Provincial Office Personnel. Layunin ng conference na ito na magbigay ng updates sa mga report na nasubmit, pag-clarify sa mga issue and concern tungkol sa implementasyon ng mga programa, proyekto at mga aktibidad ng DILG Aklan, ganun din sa mga upcoming activities para sa last quarter ng taong 2022. Era J. Briones, Kalibo Cable News.
kaayad nga balita, mga aklanon. Kasanod ka ba? Rupila ka transaksyon ipagbinagayran sa gobyerno probinsyal hay makaron online yon. Pinaagi sa atong Provincial Treasurer's Office at sa pakikipagbuligan sa Aklan Provincial ICT Office na human ro Aklan Online Payment System. Sa rundayang Aklan Online Payment System, pwede din kita nga magbayad in atong real property tax at iba pa nga mga binayaran sa atong gobyerno probinsyal via online. As early as last year, we have already implemented the Enhanced Tax Revenue and Collection System upgrade. We are now offering online payment. Online payment for the general collection or the real property. Dugang kara, bukun lang it real property tax ro pwedeng bayaran online. Hintinguha man it inyong gobyerno probinsyal nga pati sa iba pang mga transaksyon hay pwede gon nga online do pagbayad. Pinaagi sa payment order. Kapareho it ma production ag ma processing sa Aklan ICT Office. Professional tax. Tax on delivery trucks and vans. Tax on printing and publication. Amusement tax, ag franchise tax sa Provincial Treasurer's Office. Agrong pagproseso it bidding documents sa Bids and Awards Committee. Rundayang mga inubasyon hay nagapamatuod nga ro atong Gobernador Jose Enrique Miraflores hay sincero sa anang handom nga maabot gidro digital Aklan. Rumas manami, mas pinadali ag mas pinagapit nga proseso sa gobyerno probinsyal para gid sa pumuhuyong Aklanon. Digital Aklan will be here in the years to come. Para sa dugang nga mga kasayuran, magtawag sa atong Provincial Treasurer's Office sa 036-268-3056 o mag-email sa ptoaklan.onlineassessment@gmail.com. Na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Aklan PYDO, nakibahagi sa ginanap na Local Government Academy Training of Documenters. Alamin sa ulat ni Arajoy Briones. Nagsigawa ang Local Government Academy ng Training of Documenters para sa Documentation and Governance Models and Service Delivery nitong 18-23 ng Setyembre sa Ace Hotel and Suites sa Pasig City. Kognay nito dumalo si Aklan Provincial Youth Development Officer Jenica Ann de la Peña bilang representative ng Provincial Government ng Aklan. Ang training ay nakatuon sa pag-enhance ng feature publications, lalo na ang inputs ng audiovisual presentation production. Dumalo rin sa naturang training ang mga miyembro ng LGU Governance Models Documentation Team galing sa lahat ng rehiyon, sub-regional LGRC or GRRC representative, at mga representative galing sa local university or college sa bawat LGU. Layunin ng aktibidad na ito na ma-enhance ang skills ng documentation team pagdating sa technical writing, feature writing, at AVP presentation upang maging maganda ang pagsagawa ng documentation activities sa bawat LGU. Erich Briones, Kalibo Cable News. Halina kayo, simula na natin. Halina kayo, isama ang mga
kaibigan o halina kayo, pati na mga magulang. Isin ang kapaligiran, mga estero at kanal, at huwag pabayaan. Tubig sa puso at ram, huwag kayang magtagal ng hindi pagbahayan. Ang mga Aedes mosquitoes that cause dengue infections, let's search this way for prevention. It's time to work, do some action. Makaisa, makiisa, makibahagi at palaging mapagmatsya. Nang sakit na dengue di lumagana, to protect yourself, put safe mosquito repellents to wear, protective clothing wherever you go. This heart of us prevention, the wish you know. At ang kinibaloon, itusipan ng dumon, ang dingge alpabit na to. Tinuan natin ng obsaran, for is atong nga tandaan, dingge nga masakit aton likawan. And fight the Aedes mosquito, let's search this way for prevention. It's time to work, do some action. Magkaisa, makiisa, makibahagi at palaging mapagmatsya. Nang sakit na dengue di lumagana, makipahagi at palaging mapagmatsya. Mayang adlaw sa aton mga tagpalamati, amo ni aton latest weather update sining adlaw September 30, 2022. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagapekto sa Southern Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, may bayan nga magulugalom, tumagalumon nga kalangitan ang aton maeksperyensyahan. May posibilidad sa mga isolated nga pag-ulan, pangilat kag panaguob, tuga sa mga localized thunderstorm. Para sa gusang hangin nga nag-aapekto sa Western Visayas, Mina, Tubtub, Baganhagan, halina sidlangan, pakadto nakatunda na sidlangan, ngunay nagadala sa Makanay, Tubtub, Kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton generally 25 to 32 degrees Celsius, aton adlaw magtunod 541 karon sa hapon, kag magbutak na siya 539 buwas sa aga. Pagamunin nga aton latest weather update para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Pwede na aton mga official social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas DOST. Ako si John Hermo Baron. Madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!